magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan. Exactly, dito po sa may corner ng Malvar. Ayan, andito po yung nakatambak na buhangin na malapit na po sa seawall, no? So, lumalapit na po yung mga buhangin dito sa may seawall. Ayan, so nakikita na po natin na may mga nakatambak na ditong mga black sand. Ayan. So hindi natin naabutan kanina kung paano po nila tinambakan ng buhangin yung portion na yan. Kasi naging busy po ako kaninang umaga kaya hindi po ako nakadaan dito sa Manila Bay. Pero ngayon po, 5 PM in the afternoon, nagkaroon po ako ng chance na makapunta saglit dito sa may Manila Bay, kaya ayan po, ipinapakita ko po, ina-update ko po yung mga fresh na mga kaganapan dito sa may Manila Bay. Ayan. Isusum in po natin dahil kahit na 5 PM in the afternoon, ayan yung barge po na may mga dalang black sand. And kung napapansin nyo po, parang naglalagay pa rin sila, no? Nagsasandfill pa rin po sila ng mga buhangin dun sa may portion na yun. So, ang dami pong mga barge dito ngayon, mga kababayan, na may mga dalang buhangin. So, ang daming ganap, no, dito sa may Manila Bay po, mga kababayan. Naka-close po kasi yung area dito sa may Faura. Pero kung makikita nyo po, mapapansin nyo po, isusum in po natin. Ayan, andyan yung mga geotextile na nakalatag po. So, may mga divers dyan na nagtatrabaho. Naglalagay ng mga geotextile na fabric. Ayan, so parang mas malawak po yung sinasabi nilang phase 2. Compare sa phase 1 po, no, ng Dolomites. Ayan. So, konting antay-antay lang po mga kababayan. And makikita na natin. Masisilayan na natin yung pagtatambak nila dito ng black sand and dolomite sand. And napapansin niyo po dito sa aking harapan, ayan yung mga sinker po, no. Ito po yung mga sinker na ginagawa nila dito ng nalagayan nitong malaking tubo nga na ilalagay nila sa may gitna ng dagat, ayan. Parang pagsisilbing outfall po. Ayan. Ayan, ang daming mga tube sinker dito. And ayan po yung dredging vessel natin. May mga dala po siyang JU bags. Ayan. Ayun, so tuloy-tuloy nga po yung mga ginagawa nila dito, mga improvements dito sa Manila Bay. And of course, sa Dolomites sa phase 1, pupuntahan po natin mamaya yun. Kasi it's been a while na hindi ako nakapunta dun. Namiss ko tuloy yung footbridge dun na tinatayuan natin. Lumipat po ako ng pwesto, no. Andito po ako sa may Faura and ito po yung mga kaganapan dito ngayon sa may Faura. Ayan, naglalatag po sila ng fabric na geotextile. Ayan, napaka nice po, no. And andyan yung mga contractor na naglalagay ng mga geotextile, fabric textile. Kahit na 5 PM in the afternoon, ayan, andyan sila. So, talagang bonggang-bongga na talaga tong project na to, mga kababayan, yung phase 2. Ito na talaga. Ayan. So, once na mailatag na po nila yung mga fabric na yan, ayan, bubuhusan na po nila ng black sand. So, ito lang po yung distance, no? Nung ginagawa nila ngayong paglalatag ng fabric textile. And then, the phase 1 is out there lang. Ayan. So, hindi ako masyadong marunong sa mga meters. Pero, ang alam ko nito, parang nasa 100
meters po yung space ng from edge ng White Sand, yung phase 1, tapos yung nandito po sa Maypaora. So marami po sila ngayon dito na nagtatrabaho. Puspusan po yung paglalatag nila ng fabric textile. Ayan. Ito na talaga. Excited po yung marami, kaya marami po tayong mga kababayan na nandito. Kasama ko pong tumututok sa mga update dito sa Manila Bay. Ayan. Ayan yung parang boat na ginagamit po siguro nila para makapunta po, makatawid po sila sa may gitna ng dagat. Dalang mga black sand sa gitna ng Manila Bay. Ayan, nandyan. Dalawa po pala sila. Kanina kasi, nandun po ako sa may Malvar, sa may Pedro Hill. Parang isa lang po yung nakita ko. And ngayon po na nasa Paora ako. Dalawa po pala yung operational doon na barge na may dalang black sand. So, meaning, madami palang talagang black sand na dito na ready for, na kumbaga, ready for tambak na. Imagine po mga kababayan, no, kung maaayos po ito. Syempre hindi natin agad-agad makikita yung talagang effect, yung talagang resulta nitong project na to. Pero na-imagine ko po in the near future po na napakaganda nitong Manila Bay natin. Napakaganda ng outcome. Imagine yung white sand natin dito. Partida po mga kababayan, kahit ngayon pa lang, ang dami na pong mga tao dito, no, na nakatambay. Tambayan po talaga tong Manila Bay kasi maganda po yung sunset dito. Pero ngayon parang wala pong sunset. Eh. Hindi po nagpakita si Mr. Sun. Or baka hindi ko lang po naabutan. So lipat po ulit tayo ng pwesto. Check po natin yung update sa may phase 1 ng Dolomite Sand. Stay tuned po mga kababayan. Mga kababayan, nandito ulit ako sa may footbridge and ayan, andyan pa rin po yung parang ginagawa nilang drainage dito sa may gilid ng embassy. American Embassy. May mga geotextile din dito na nakalatag, which is para ito sa phase 2 na ginagawa nila sa Paora. Okay. And yung mga buhangin na ilalagay po doon sa may ginagawa nilang latag program ng black sand doon sa may area ng phase 2. Ayan, nandito po. Dito po nakatambak. Ayan. So, ito po yung update ngayon sa Dolomite Sand. Hindi mo pwede.
It's already past 5 in the afternoon, so kaya wala na po yung mga gumagawa dito. Yan, medyo late po tayong nag-update ngayon kasi busy po ako kanina maghapon. Ayan. So, this is my update for today, January 21. May lucky day, may special day mga kababayan. So, update ko po kayo ulit regarding sa mga ganap dito sa Manila Bay, especially dito sa ginagawa nilang White Sand Beach. Mga kababayan, once again, thank you for watching, and if you like this video, please click the like button and notification bell, and please don't forget to subscribe kay Jing No Boundaries. Ayan, ito po yung update today, January 21, and exactly 5:30 in the afternoon. Maraming salamat po sa suporta, sa panonood. Buhay po tayong lahat mga kababayan. And see you on my next video, boss.